Praise God, praise Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Coco Martin. Ay, ako po si Brother Monching. Sa mga hindi nakakakilala, pakibati naman ang iyong katabi, pakisabi sa kanya pag siya ay babae, maganda ka pa sa gabi. Gustong gusto naman ni ate. At dahil naniniwala tayo sa equality, kapag lalaki ang katabi mo, pakisabi sa kanya, thank you. Wala po si Brother John Silan ngayong gabi, pero ako po ang ipinadala niya. Kung hindi nyo may tatanong, mahal na mahal ko siya. Isa siya sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Kaya nung Lunes pa lang, nung pumutok yung balita na kung saan-saan mayroong coronavirus, tinanong ko siya, Brother John, mag-fifish ka pa ba? Hindi ba delikado? Maraming coronavirus. Sabi niya, oo nga, maraming coronavirus, pero mag-fifish pa rin ako. Sabi ko sa kanya, tanong mo ako bakit? Kasi ikaw naman yung magtotok. Ganun ko po siya kamahal. Kahit anong virus, lapag mo, pag hiningi niya ang tulong ko, nandun ako. Hindi ko siya iiwan. At ganun ka rin kamahal ng Diyos. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon, pero pag tinawag mo ang Diyos, kahit anong virus, hindi ka niya iiwan. Do I hear an amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. We'll continue the series, Dawn of a New Era. And the title of our talk today is Word War 3. Word War 3. Anil, ano? Pag sinabing 3, naalala ko tuloy yung speaking of 3. Meron daw tatlong babae na magbe-best friends. Si Aida, si Lorna, at si Nena. Si Aida, si Lorna, at si Nena. Sila yung mga taga-probinsya, magbe-best friend sila, nakatira sila sa isang dorm. Miss na nila yung mga magulang nila, tsaka syempre yung mga jowa nila. Noong araw, hindi pa uso yung cellphone, internet, wala. Ang uso lang doon, telegrama, at ang uso doon yung singing telegram. Kaya pag may nag-doorbell, nag-uunahan silang bumaba. Sa akin yan. Isang araw may nag-doorbell. Nag-unahan silang tatlo, nagpatihulog sila sa hagdan. Tutulakan sila. Para kanino yan? Andito po ba si Aida? Ako yun. Para kanino yan? Galing daw po sa kasintahan ninyo. Kinikilig si Aida. Pakikanta nga ang kanyang mensahe sa akin. Ito na ang sabi ng kanyang kasintahan. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Hinimatay si Aida sa kilig. After 2 weeks, may nag-doorbell. Hulaan mo kung para kanino. Kay Lorna, ingit na ingit si Nena. Kailan ba darating yung sa akin? Andito po ba si Ma'am Lorna? Opo, meron po kayong telegrama galing sa kasintahan nyo. Yan! Basa, sabi ni Lorna. Dreams are for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, ay hinimatay si Lorna! Grabe! Alam mo, sa manloob ni Nena, 3 buwan walang dumating, sabay may nag-doorbell. Eto na! Sabi niya, pumunta kayong dalawa rito, ipaparinig ko sa inyo kung gano'n ako kamahal ng kasintahan ko sa probinsya. Sabi, Ma'am, andito po ba si Nena? Opo, pakikanta kuya. Ma'am, hindi ko po ito pwedeng kantahin. Hindi, kantahin mo. Hindi po pwede. Kantahin mo. Kinanta mo yung iba. Dodoblin ko bayad mo. Kantahin mo. Hindi nga po pwede. Tatagain kita. O, sige na po, kakantahin ko na. Ayoko lang ng kanta. Gusto ko sing and dance. Sing and dance. Eh, noong unang panahon ng uso, Michael Jackson. Eh, di ayaw mataganong mensahero. Di guman yan yung ano. Dung, tss, dung, tss, dung, 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 Nena, Nena,
Patay ng tatay mo, sunog pang bahay niyo. Ayunin, imatay si Nena sa sama ng loob. Tama ba pinaggagawa ko rito? Bakit ko kinuwento yon? Tanong niyo ako, bakit? Ang mundo ngayon ay punong-puno ng bad news. Amen? Una sa lahat, pumutok yung Taal, pumutok yung ganito, lumindol yung ganito, namatay pa si Kobe. At ngayon naman, coronavirus. Dapat nga hindi na kayo lumalabas eh. Pati ako. Pero bakit tayong lahat nandito? Tanong niyo ako, bakit? Sabihin ko sa inyo yung totoo. Dahil pare-pareho tayo. Meron tayong kinakaharap. Meron tayong dinadala na mas matindi pa, mas masakit pa, at mas nakakatakot pa sa coronavirus na yan. Napakaraming virus sa buhay natin ngayon. Sa bahay, sa buhay, sa trabaho, at kung saan-saan pa. At mas matindi yun kaysa sa virus na yan. Kaya tayo nandito lahat ngayon dahil kailangan natin ang kagalingan ng Diyos. Amen? Sino naniniwala na dahil sa pagpunta niya rito, sasagutin ng Diyos sa mga panalangin niya taas ang kamay? Sino naniniwala na ngayong araw na ito, makakalaya na siya taas ang kamay? Sino naniniwala na ito, pati wallet niya gagaling ngayong gabing ito taas ang kamay? Pag talaga sa pera, talaga matingin. Let's all together raise our hands as a sign of unity and surrender as we say our favorite prayer here at the feast, because today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Can you smile at the person beside you? Smile lang. Smile. Sapat na yan. Huwag mo nang tapikin. Mukha mahawa siya sa kagwapuhan mo. Raise one hand. Maintain that smile. And let's sing in honor the Word of God. All together, let's sing. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pakisabi sa katabi mo, you're a God follower. Matthew 4, 1-11, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. Sabi mo nga, devil. For 40 days and 40 nights, he fasted and became very hungry. Say, very hungry. Pakitingin ng katabi. Mukha bang gutom? Sino nagugutom? Taas ang kamay. Kamagalala, hindi ka nag-iisa. During that time, the devil came and said to him, tinan mo, delikado pag nagugutom mo. Oh. Nung nagutom, doon dumating yung demonyo. Anong paggutom ka kung ano-ano naiisip mo eh. Tama o tama? Kaya mahirap kapag may asawa ka, tapos nakita mo siya, tapos gutom, mainit ulo. Delikado yun. Tingnan mo nga yung katabi mo. Gutom ba? Pag gutom yun, layuan mo, madelikado yan. Maniwala ka sa akin. Tama, during that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell those stones or these stones to become loaves of bread. But Jesus told him, no. The scripture says, altogether, let's read. People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ganda, no? Tapos sabi niya, then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple and said, if you are the Son of God, jump off, for the scriptures say, he will order his angels to protect you, and they will hold up their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. Tignan mo ito, demonyo ito, alam pa yung Bible. Eh, sabi niyo, for the scripture says, nagkukot pa ng Bible? Hindi lahat ng nagkukot ng Bible mabait. Ito, demonyo, nagkukot ng Bible. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-ingat ka. Jesus responded, the scripture also say, all together, let's read, you must not test the Lord your God. Tama naman yon.
Next, the devil took him to a peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their great glory. I will give it all to you, he said, and if you kneel down and worship me, get out of here, Satan, Jesus told him. For the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve him only. Then the devil went away and the angels came and took care of Jesus. Can you put your hands on your heart and bow down your heads? Panginoon, kausapin mo kami ngayon. Dearest Lord, I want you to identify every single person in this place, every man, every woman, every child. You know them more than I know them. Bilang mo lahat ng buhok sa ulo nila, lahat ng problema nila, lahat ng iniiyak nila, lahat ng panalangin at pangarap nila. Panginoon, walang silbi. Ang 30 minutos na pagsasalita ko rito, pero isang salita lamang galing sa iyo ay sapat na para sagutin ang panalangin nila. Sapat na para pagalingin sila. Sapat na para sagutin ang matagal na nilang hinihiling. Panginoon, kausapin mo sila ngayon o yakapin mo sila. Bless us today. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Before you sit down, can you just say hi to everyone around you at sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Diyos. Let's go. Meron po ba rito ngayon lang naka-attend sa feast? Salcedo, taas ang kamay. First time? Meron po ba? First time? Thank you for coming. Salamat po. I hope na ma-bless kayo. Preacher po ako, hindi lang halata. Mamaya po, please stay for a while and we'll be giving you a special gift. Thank you. And we hope to have you here every single Tuesday. And we can all together praise God as a family. Salamat din sa mga nagdala sa inyo. Salamat din sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay dito sa Feast Makati Salcedo. God bless you kung nasan man kayo naroon, mahaba ang kamay ng Diyos. Kahit wala kayo rito personal, the blessing that we have here will be the same, if not even double kung nasan ka man ngayon. Amen? Are you ready to begin? Mula last week, si Belden niya tayo nag-talk dito, no? Tignan mo talaga to si John. Pagka wala, walang ibang hahatakin. Kami lang rin yun. Ganun talaga magkakaibigan. Tama? Tignan mo yung katabi mo, kaibigan mo pa yan. Di ba kung san-san kayo nahatak niyan? Sumasama ka naman. Eh wala, kaibigan mo eh. Ganun talaga. Di ba? Mula last week, wala tayong ibang pinag-usapan dito sa feast, kundi itong si Taning. Napansin nyo? Pati si Taning, hanggang dito umaabot, eh pal talaga, no? Bida-bida, pati sa feast, pinag-uusapan natin, the devil, di ba? Satan. Naalala ko tuloy yung aking kaibigan si Pedro. Ito si Pedro, napalakas uminom. Nahuli minsan ng asawa niya, nasa beer house. Sabi niya sa kanya, magbabago na ako, honey. Akala ko ba hindi ka naiinom? Oo, iinom na lang ako sa mga araw na letter T. Nagsisimula sa letter T. Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. Ayun, lang sa beer house na naman at sa sobrang lakas uminom, inatako sa puso na matay. Diretso impyerno. Pagmulat ng mata niya, nakita niya si Taning. Ito na naman, ito pinag-uusapan natin. Sabi ni Pedro, hindi dapat ako nandito, nagkakamali kayo. Mali yan. Dapat buhay pa ako. Baka yung katabi ko dapat ang mamatay. Sabi ni Taning, hindi ako pwede magkamali. Alam ko ang lahat. Kung gusto mo, testingin mo ako, sabi ni Taning. Tanungin mo ako, kahit ano. Tatlong tanong, lahat yan masasagot ko. Pagka hindi ko nasagutan dyan, babalik kita sa lupa. E di si Pedro, call. Ha? Unang tanong ni Pedro, kailan birthday ko? October 1, 1983. Wah, tama, kinabahan si Pedro. Ang galing talaga nito. Ha? Sinong una kong girlfriend? Si Vanessa. Pero may sinabay ka. Ang pangalan niya, si Christy. Alam niya rin! Sabing ganun, ako isa na lang. Paano gagawin ko na ito?
Ang ginawa ni Pedro, kumuha siya ng isang bangko. Parang inupuan ninyo. Bro, pakibilang nga ilang butas meron yung bangko na yan. Sige. Ha? 15. Kumuha si Pedro ng bangko na may 15 na butas. Binutasan niya. 15. Umupo si Pedro. Sabay umutot. Sabi niya kay Taning, sige Taning, kung talagang magaling ka, saang butas ako umutot? Pinagpawisan ng malamig si Taning. Sabi ni Taning, sa pangatlo, mali, sa puwet ko. So nabuhay si Pedro. Susunod, huwag na ako imbitahan dito ha. Bakit ko sinasabi ito? Tanong mo ako bakit? Tuso ang demonyo, pero kaya mo siyang utakan. Naintindihan mo yun? Kahit anong tuso ng demonyo, kaya mo siyang utakan. Ang demonyo, hindi naman yan magpapakita sa iyo na may sungay, may buntot, may pangil. Di ba? Ano yung insekto? Hindi. Magpapakita sa iyo ng maganda. Kahuma-humaling. Yung tipong crush ng crush mo at gustong-gusto mo, tingin sa katabi. Bakit? Sabi ko lang naman tingin sa katabi, hindi siya yun. Okay? Tanda mo, there are two reactions to the devil. Ilan ulit? The first reaction, the devil doesn't exist. Pakiulit nga po. Ang iniisip ng tao, walang demonyo. Brother Monching, 2020 na, may demonyo pa rin. Hello, may grab deliver na, may grab food na, may kung ano-ano. Hindi na uso ang demonyo. Ha? Wala nang naniniwala doon, Brother Monching. Wala akong nakikitang ganito. Ganito kasi yung iniisip nila ng demonyo. Next slide, please. So, wala akong nakikitang ganyan. Ha? Anong itsura ba hinahanap mo? Hindi ganyan. Pero maniwala ka sa akin if I tell you that evil is real and the devil is real because the Bible says evil exists. Do I hear an amen? Baka hindi lang yung bagay na ine-expect mo, katulad ng sabi ko sa inyo kanina. Hindi magpapakita sa iyo ang demonyo ng nakakatakot. Okay? Anong klaseng kadimonyohan meron sa mundong ito? Example, yung tatay, yung tito, yung lolo, re-rapin yung anak niya, pamangkin niya, apo niya. Hindi ba kadimonyohan yun? Of course, that's the work of the enemy. Diba? May nanay na ibubugaw yung anak niya, ibibenta yung anak niya. Saan naman kukuha ng tibay na sikmura yung nanay na yun? That's the work of the enemy. May isang adik papasok sa isang bahay, pag nanakawan lang, papatayin pa lahat. Mamasakirin lahat, pati baby. Hindi ba't kadimonyohan yun? Lahat ng kadimonyohan yan totoo. Remember this, evil is not just from human selfishness alone. Evil is a spiritual personal force. Natandaan mo yan. Here are the two common responses of people tungkol kay Taning. Second reaction, the devil is everywhere. Pakiulit nga po. Kahit saan ka raw pumunta, andyan si Taning. Tingin sa katabi. Tingin sa paligid. Wala naman, di ba? Wala! Kasi ang iniisip ng mga tao, kahit saan sila pumunta, andyan si Taning. Ito yung mga taong tinatawag na praning. Sabi mo nga praning. Praning, parang lahat na lang na nakikita nila. Ay, demonyo. Ay, demonyo. Nadapa siya, ay, demonyo. Lahat na lang, demonyo. Pwede ba yun? Brother Bonching, pupunta ako sa feast. Kaya lang aalis na lang ako nung umaga. Ayaw mag-start nung sasakyan ko. Dinidemonyo ko. Demonyo agad? Bakit di ka lang nagpalit ng baterya? Naintindihan niyo yun? May mga tao na walang ibang nakita kundi masama. Tanda mo, kung ano yung lagi mong hinahanap, yun at yun ang makikita mo. Kung anong bukang bibig mo, yun ang darating sa'yo. Masyadong OA. Yung nanay ko minsan, alam niyo, sino rito ang 30 anyos pataas? 35 pataas. Ano ko lang ba matanda rito? Ano to, youth ministry? Ilang taong kayo, 12? Palang mukha nito, bawal magsinungaling dito, prayer meeting to. Ano ba kayo? Ano matanda rito? Sino inabot yung back mask?
backmasking, yung tape. Hindi nyo rin alam. Sino inabot yung cassette tape? Yung cassette tape. O, alam nyo naman ba? Noong unang araw, yung cassette tape na yan, nauso yung tinatawag na backmasking. Ha? Nauso sa balita, meron akong tape ng Yano. Sabi, nanay ko, tapon mo yan, demonyo yan. Sabi ko, paano demonyo to? Ang ganda-ganda nito, paborito ko to. Sabi doon sa napanood ko, pag binaliktad mo raw yan at pinlay mo, kademonyohan ang maririnig mo. Kauuwi lang niya ng prayer meeting noon, ha? Yan ang pinag-usapan nila. E di binaliktad ko. Pinlay ko. Hulaan mo ako ng tunog. Tanong mo ako ano? Tatakot talaga. Kinilabutan ako. Sabi ko, ay demonyo nga. Pero dahil makulit ako noon, yung katabi ng tape ko na Yano, meron siyang tape, Don Moen. Praise and worship song. Hindi pa uso Hillsong noon. Don Moen ang in na in noon. Sino kilala si Don Moen? O, tignan nyo. Tinatarong ko edad ninyo, ayaw nyo magtaas. Eh, mas matanda pa pala kayo sa akin. Kinuha ko yung tape ng nanay ko, si Don Moen. Binaliktad ko rin. Hulaan mo ko nung tunog. Tanong mo ko ano? Mas malalaba. Gawagano. O sabi ko, eh, demonyo rin pala yan eh. What's my point? Ask me what? Kung anong hinahanap mo, siyang makikita mo. Wala kang ibang nakitang kademonyohan. Demonyo, 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 demonyo. Guess what? Ang buhay mo ay mapupuno ng demonyo. Ay, intindihan niyo yun? Tignan mo yung mga katabi mo. Hindi ba't puro anghel? Ba't ayaw niyo maniwala? Napapalibutan ka ng anghel tapos kademonyo ang iniisip mo. Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na, bes. Sabi nung isa kong tropa, Brother Monjing, yung asawa ko, ay grabe bungangera. Alam mo, pag binubungangaan niya ako, parang siyang nasasapian, mukha siyang demonyo, ganito yung tsura niya. Tapos tinanong ko siya, bakit ba ganyan yung asawa mo? Parang nagtatransform, nagiging parang tik-tik. Huh? Manananggal. Huh? Sabi niya, eh kasi Brother Monjing, nahuli niya ako ng bababae, eh tignan mo talaga itong loko na to. Anong pangatraso mo sa kanya? Inubos ko yung pera namin sa sugal. Ano pa atraso mo sa kanya? Nagiinom ako gabi-gabi, hindi na ako umuwi. Eh, yung asawa mo, ang atraso lang niya, bungangera. Eh, ikaw talaga, sa iyo nanggagaling yata yung demonyo. Ang sama-sama ng ginagawa mo. The devil is there. Evil is there. Okay? Hindi lang natin nakikita minsan, but evil is not everywhere. Hindi sa lahat ng puntahan mo, nandun siya. Isa ang alam ko, tanong mo ako ano? Kahit saan ka pumunta, andun ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Tignan mo ang katabi mo. Yan ang patunay na mahal ka ni Lord. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Remember this, evil works in more ambiguous and mysterious ways. Okay? It's mysterious, but it's there. So, Brother Monching, how do we fight the devil? Paano nga ba? Basahin natin itong verse na ito. Matthew 4, verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. Sabi mo nga, wilderness. Ito ay parang disyerto. Wala man tayong disyerto dito sa Pilipinas. Pero ang ibig sabihin nito, okay, ang tinutukoy nito ay ito. A desert is a place where there is lack of resources. Sabi mo nga, lack. Kulang. May kakulangan. Hindi lang yung parang kulang. Yung parang sabik na sabik at parang tagtuyot. Ubos na ubos. Anong parte ng buhay mo ang parang tagtuyot? Na talagang walang wala, uhaw na uhaw ka na, na parang walang mabubuhay. Anong place, anong aspeto ng buhay mo? Maybe that aspect of your life is the desert that you are traveling on right now. Okay? Tagtuyot ba ang relationship mo? Tagtuyot ba ang kalusugan mo? Tagtuyot ba ang wallet mo? So, yan yung pag tinaktak mo, buhangin lumalabas. Okay? Maybe that is the desert. So why am I being led to the desert? Here's the answer. The Spirit led you there. The Spirit of God, Brother Monching. Si Lord, dadalin ako sa disyerto. Si Lord, dadalin ako sa tagtuyot. Si Lord, dadalin ako sa kakulangan, sa kawalan.
Pwede ba yun? Hindi ba't sinabi sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me into quiet, still waters." Wala siyang sinabi na dadalhin niya ako sa disyerto. Why do I need to go to this painful desert instead of the quiet waters, Brother Monching? Tanong mo ako bakit? Because your pain is preparing you for the purpose of God. Sabi mo nga, pain. Tingin sa katabi. Ngitian ng katabi. May sasabihin ako sa iyo, tanong mo ako ano? Hindi lahat ng nakangiti, tunay na masaya. Huwag niyo akong bobolahin. Matanda na ako. Nabola-bola na ako at lahat. Hindi kayo pwede magsinungaling sa akin. Naku po, kayong mga kabataan kayo. Kahit anong ngiti mo, kahit pakaopisina mo yung katabi mo, kahit pa best friend mo yan, kahit nga kapatid mo yan eh. May mga sikretong problema at iniiyak-iyak yan. Pagdating niya sa bahay niya, magkukulong sa kwarto yan, iiyak yan, luluha yan. Paggising niya, titingin siya sa salamin, makikita niya, merong, ganun yan, merong ano, yung marka. Si una niya basa. Pero wag ka, pag naligo yan, pag nagbihis yan, pupunta sa opisina, aatin pa sa pis yan, kala mo walang problema. Siya pa pinakamaingay, siya pa pinakamasaya. Tanong mo ko bakit? Pinagtatakpan ng problemang daladala niya. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Halos lahat tayo may ganun. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? But I have good news for you. Ask me what? Your pain is preparing you for the purpose of God. Hindi ko alam kung ano yung nagpapabigat sa puso mo, pero tandaan mo yan. Inihahanda ng Diyos ang isang napakalaking biyaya sa buhay mo. The more painful it is, the greater blessing it is. Do I hear an amen? Claim that. Palakpakan natin ng Panginoon. In every growth, there is pain. Hindi pwedeng wala. If there's something painful in any area of your life, praise be to God, it means there is growth. Pag wala kang nararamdaman, magtaka ka, magulat ka, at malungkot ka, tanong mo ko bakit? Stagnant ka. In every pain, there is growth. Are you experiencing pain in your career? Then you are growing. Are you experiencing pain in your relationships? Sa jowa mo, 2 linggo pa lang kayo, hindi mo na siya ma-spelling. Gusto mo na isoli sa nanay niya. Well, guess what? It will be painful at first. Naintindihan niyo yun? Because it's part of growth. If there's no pain, there's no growth. Spiritual growth does not happen during the good times. Spiritual growth happens during the bad times. Let's read Matthew 4 verse 2. For 40 days and 40 nights, he fasted and became very hungry. Say, very hungry. Brother Monching, bakit 40? Pwede namang 12, pwede namang 20, pwede namang 35. Bakit Noah? He spent 40 days and 40 nights in that ark. Bakit si Moses? He spent 40 days and 40 nights in Mount Sinai. Bakit yung mga Israelites? They spent 40 years in the desert waiting to get to the promised land. Bakit 40? Tanong niyo ako bakit? Tanong mo nga sa katabi mo. Gaano katagal magbuntis ang isang babae? Alam na alam niya. 9 months. Ilang linggo meron sa 9 months? Okay, baki compute. Matatalino kayo eh. Pero pagdating sa math, hindi. Okay, mag-alala. Pare-pares lang tayo. 9 months is equals to 40 weeks. What's my point? Ask me what. So the Bible means 40 is a very long and difficult process of giving birth to something new. Tingin sa katabi. Sabihin sa kanya, Beshi, I pray after 40 days of Lent, mabubuntis ka ng mga pagpapala ng Diyos.
palakpakan natin si Lord. Bakit yung iba? Jesus was tempted 3 times by the devil. Ilan ulit? The first temptation, put money first. Ito talaga, demonyong ito eh, no? Sa dinami-dami ng ibabribe mo si Jesus pa. Para namang mananalo ka doon, eh, pagmamayari niya ang buong mundo. Hello? Ang gagawin niya sa pera? Yari ka, pag ikaw ay gutom sa pera, tapos dinimonyo ka ng demonyo gamit pera. Paborito akong kanta dati, oh, ang tao pag walang pera ay napapraning. Hindi nyo to alam, no? Di alam ang gagawin. Tatawag siya sa Diyos. Samba dito, samba doon, oh Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Tapos, yung second verse. Pero, pag nandyan ng marami niyang pera, wala ng Diyos. Paano nalunod na sa Diyos-Diyos ang pera? Pera ng sinasamba. Pera na, pera na, diba? Bakit ang tao? Matanda na ako. Hindi nyo alam yun? Tignan mo yung katabi mo. Kamukha ba ni Ninoy? Buti pa raw yung pera may mukha. Pero yung mukha, walang pera. Okay? Sabi mo sa katabi, huwag kang papatibong sa pera. Etong sinagot ni Jesus kay Taning, Matthew 4, 3 to 4. During that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. But Jesus told him, no. The scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Merong demonyong nagtatago sa salitang materialism. Pakiulit nga po. Yung walang ibang pinangarap, kundi kumamal ng pera, magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng sasakyan, maganda sapatos, maganda lahat. Ha? Puro material na bagay. Have money and be happy. That's my goal, Brother Monching. That's my dream. No, that should not be. Okay? Dahil hindi lahat nakukuha sa pera, maniwala ka sa akin. Kung maibabalik lang ng mga mayayamang tao, pumunta ka sa ospital ngayon, and you will count these people lying on their deathbed. They have everything that the material world can offer. But if they could just bring back time, at kung meron silang ipagpapalit, at kung meron silang babalikan, hindi yun yung pera nila. Tarong mo ko ano? Yung mga panahong nasayang na sana ay ginamit nila kasama yung mga taong pinakamamahal nila. Hindi ko alam kung bakit kayo sub-sub sa trabaho. Pagdating ng araw, marirealize nyo ang dami nyong sinayang na oras. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi ka nabubuhay para magtrabaho. Nabubuhay ka para maging masaya sa piling ng Diyos at sa mga tao na malapit sa'yo. Tignan mo yung katabi mo. Bilangin mo ang eye bags niya. Sabihin mo sa kanya, matulog ka naman. Pangalawa, second temptation, play God. Sabi mo nga, play God. Minsan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Hanip. Matthew 4, 5 to 7, then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple and said, if you are the Son of God, jump off. For the scriptures say, he will order his angels to protect you and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Jesus responded, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. Ang sabi ni Jesus, you must not test the Lord your God. Pakiulit nga. Minsan ginagawa natin si Lord parang genie. Kinokontrol natin siya. Mas marunong pa tayo sa kanya. Meron daw si Bakekang, no? Magbobote. Nakakita ng bote ng gin. Gin bulag. Min gin bulag. Ginebra San Miguel. Pinuksan niya kasi may laman pa. Tirahin niya sana.
Bago niya inumin, may lumabas na genie. Sabi ng genie, o bakit kang bibigyan kita ng isang kahilingan? Talaga? Pagandahin mo ko. Sabi ng genie, o sige, buksan mo ulit yung bote. Tapos gaganda na ako. Hindi, babalik na ako, bahala ka sa buhay mo. Imposible yan, kahilingan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong gawing genie si Lord. Di sa ATM machine, kung kailan nagkakalabulabo kayo ng jowa mo, tulungan mo ako. Pag naging okay na kayo, wala. Hindi ka na naman makita rito sa feast. Pag nagkalabuhan kayo, magsaserve na ako. Serve. Pag okay na kayo, wala ka na naman. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Third temptation, skip the cross. Pakiulit nga po. Gusto natin shortcut. Nagmamadali. Mahirap lagi nagmamadali. Itong si Kulas, tinanong ng teacher niya, Kulas, spell ambulance. Sabi niya, A, M. Kasi syempre, kinakabahan siya, di niya memorize. Bilisan mo, Kulas. Bilisan mo pa. L, wiu. O, John Silan, ha? Nilulunok ko yung kahihiyan ko rito. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Sa'yo ko lang ginagawa ito. Sabi mo sa katabi mo, masyado nagmamadali. Baka maambulansya ka. Matthew 4, 8 to 10. Next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it all to you, he said, if you kneel down and worship me. Get out of here, Satan, Jesus told him. For the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve him only. Matthew 4, 10, ang sabi ni Jesus, get out of here, Satan. Pakiulit nga po. Huwag kang harap sa katabi mo. Nakahalata ka eh. Kailan ito sinabi ni Jesus? Tanong mo ako kailan? Nung tinetempt ng demonyo si Jesus na, Hoy Jesus, pwede ka namang hindi maghirap eh. Pwede ka namang hindi mamatay. Pwede ka namang hindi masaktan. Anong sabi ni Jesus? Get out of here, Satan. Hindi ba, kung ikaw si Jesus, parang gusto mo shortcut na lang, bakit pa ako masasaktan? Pwede bang pass na lang yon, diretso na ako langit, bakit pa ako ipapako sa krus? Kailan sinabi ni Jesus to? Di ba, naalala niyo nung si Peter? Ganon din ang sinabi ni Jesus kay Peter. Okay? Ask yourself, where else are you skipping your cross? Yung ayaw mo mahirapan, gusto mo pakasasa ka agad sa saya, hindi ka nagtanim. Pwede ba yun? Ask yourself, where else do you not trust God's timing? Kung kailan mahirap, ayaw mo na? And then you question God, Lord, why? Sabi mo nga sa katabi mo, trust. Remember, every temptation is a temptation to doubt God's love for you and your identity in Christ. Never doubt that. Every temptation is a temptation to doubt. Sabi mo nga, doubt. Nagdududa ka kung mahal ka ng Diyos. Temptation, may parang hindi ako mahal ni Lord. Don't even think that. Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ka nandito ngayon. Pwede naman wala ka rito ngayon. Pero nandito ka ngayon. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ng Diyos. Let's all stand. Hallelujah. Sino ang mahal ni Lord? Taas ang kamay. Hallelujah. Obvious naman eh. Diba? Ako, mahal na mahal ako ni Lord. Parati akong busog. Sino natatakot sa coronavirus? Totoo lang. Walang plastic. It's okay. Totoo naman ang coronavirus. Totoo na delikado siya. Totoo rin na nakakamatay siya. Pero may mga ibang bagay rin na totoo. Tanong mo ako ano?
totoo rin na mahal tayo ng Diyos. Totoo rin na pinoprotektahan tayo ng Diyos. Totoo rin na may planong maganda ang Diyos. At maniwala ka sa akin, nandito ka ngayon, kakausapin ka ng Diyos. Title ng talk, Word War. Bakit Word War? Ask me why. Every single day, naglalaban, may gera sa puso mo, ang boses ng Diyos at ang boses ng kalaban. Kanino ka nakikinig? Sa mga kasinungalingan ng mundo o sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo? Kanino ka nakikinig? Sa mga masasamang bagay na bulong ng kalaban o sa mga mabubuting bagay na hantog ng Diyos sa iyo? Every single day, there is a war in your heart. Forces fighting for you. Ngayon, humaharap tayo sa isa sa mga pinakamalaking dilubyo. Buong mundo natataranta. Pero tatandaan mo ito. Sasabihin ng media, ng TV, ng radyo, ng internet, sasabihin ng mundo, matakot ka. Andito na ang coronavirus. Dilubyo. Pwede kang mamatay. At lahat tayo nanginginig. Sa ibang bansa nga, nagkakaubusan ng toilet paper eh. Di kaya sila magpaturo sa Pinoy. Padala tayo maraming tabo. Maraming dilubyo sa buhay natin. Yung iba, coronavirus, pero maraming mas nakakatakot pa doon. Naniniwala ka ron? Kikwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakagusto kong istorya. Nangyari ito sa probinsya namin. Ito yung probinsya namin, Coffee County, Alabama. Coffee County, Alabama. Sino nakapunta na sa States? Taas ng kamay. Wawa naman kayo. Sino gusto pumunta sa States para mamasyal? Taas ng kamay. Sinong gustong pumunta sa probinsya ko? Pag napunta kayo rito, sabihin niyo sa akin na matawagan ko yung mga kamag-anak ko at itur kayo sa Coffee County, Alabama. Sabihin mo nga, Coffee County, Alabama. Yung may slang, isa pa, Coffee County, Alabama. Hulaan mo ko anong pangunahing produkto nila doon. Mali, bulak. Bulak. Kikwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamagandang storya na narinig ko sa aking buhay. Coffee County, Alabama was the number one supplier of cotton in the world back then. Number one, lahat ng kabuhayan nila, lahat ng pera nila, lahat ng pagkain nila, lahat ng pangarap nila ay katas ng bulak, galing sa bulak. Toneto nila ng bulak until one day, tinamaan sila ng peste. Tinamaan sila ng dilubyo. Nagkagulo silang lahat, parang nangyayari ngayon sa mundo. Ano yung peste ngayon? Ito ang tumama sa kanila. It's the boll weevil. Isa siyang insekto. Isa siyang insekto na ang paboritong pagkain ay bulak. At dahil dyan, naubos ang kabuhayan nila. Ubos na ubos. Walang wala. They turned to God. Nagdasal sila, nagparada sila, nagprosesyon sila, nagnubena sila, nagfasting sila. Hulaan mo kung ano nangyari, tanong mo kung ano. Wala. At sabi nila, hindi tayo mahal ng Diyos. Pinarurusahan tayo ng Diyos. Sinusumpa tayo ng Diyos. At sa kaguluhan na yun, buti nila lumabas yung lolo ko. Ito yung lolo ko. Ang pangalan niya si George Washington Carver. Si George Washington Carver, isa siyang farmer at isa siyang botanist. Sabi mo nga, botanist. Ano yung botanist? Mahilig sa bota. Hindi. Mahilig sa halaman, eksperto sa halaman. And itong lolo ko, napakatalino. He knew three things. Tanong mo ako ano? Kabisado niya yung weather sa Alabama.
At kahit hindi sila makapagtanim ng bulak, alam niya na pwede silang magtanim ng mani. Eksperto nga siya eh. Sa mga halaman, sa mga bulaklak, sa mga puno, sa mga prutas, at yung weather sa lugar nila. Tapos sabi niya, merong mahigit 300 products na pwedeng manggaling sa mani. Tulad ng arena, ng make-up, langis, mantika, sabon, gamot, at maraming pang iba. At higit sa lahat, pangatlo, tanong mo ko ano yun? Galit na galit ang boll weevil sa mani. Pangontra niya yun. So he gathered all the townsfolk at Coffee County, Alabama. Tinipon niyang lahat at sinabi niya, isinigaw niya, God is not punishing us. God is not cursing us. God does not hate us. Instead, God is blessing us. Sa lahat ng taong doon na nakikita ang kadimonyohan ng mundo, siya lang ang bukod-tangi nakikita ang biyaya ng Diyos sa dilim na yun. Sa problemang yun, sa dilubyong yun, sa pesting yun. Lahat sinunod ng payo ni George Washington Carver kasi wala na silang choice, and after 1 year, hula mo kung ano nangyari, tanong mo kung ano. Umani sila ng milyong-milyong barilis ng mani na kapag bumaha sa buong lugar nila, lagpas hita. And they became the number one supplier ng mani. At hanggang ngayon, pag pumunta ka sa aming probinsya, they will be very proud to bring you in this place. Next slide. This is the heart of their town. That's not the Statue of Liberty. They know it if you're there. This is the heart. Zoom in, please. Ano ang kanyang itinataas? Tanong mo ko ano? Yung besteng boll weevil na sumira ng lahat ng mga pangarap nila, umubos ng pera nila, pumatay ng pangarap nila, at iniyakan nila, akala nila katapusan na ng mundo, ang may dala ng dilubyo, ang may dala ng peste, ang may dala ng malas, ang may dala ng lahat ng kadimonyohan sa buhay nila. Ngayon, itinataas nila, pinaparangalan nila, tanong mo ko bakit? Kundi dahil dyan, hindi nila nakita ang biyaya dahil kayang gamitin ng Diyos ang pinakapangit, ang pinakamapait, at ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo, kaya niyang paliktarin ito. And your biggest pain, you'll find your biggest purpose. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Next slide, please. Makikita mo itong karatulan na ito. Boll Weevil Monument, December 11, 1919. In profound appreciation of the boll weevil and what it has done as the herald of prosperity. Tignan mo, herald of prosperity. This monument was erected by the citizens of Enterprise, Coffee County, Alabama. Nakatatak sa puso nila yan. Nakatatak sa isip nila yan. Nakatatak sa lugar nila yan. To always be reminded of what? Ask me what? The blessing of God will always be stronger than any curse. What is the desert in your life right now? Saan natutuyo ang buhay mo? In one of my most favorite psalms, it says, those who plant in tears will harvest with shouts of joy. Ulitin mo nga, those who plant in tears will harvest with shouts of joy. Naalala ko lang kasi tungkol sa pagtatanim, tungkol sa farm. Ako'y isang anak ng mga magsasaka. From Jones, from the mountains of Jones, Isabela. I know everything about farming. I have my own carabao. Marunong ako mag-araro, mag-abono, name it. Ang produkto namin, mais. Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. What is your tool in planting? Ask me what? Tears. Those who plant in tears. Are you crying
to build your career? Are you crying to save your relationship? Are you crying to save your finances? What area in your life are you crying the most? Remember, when you plan, you use tears. But here's my point. Ask me what? You cannot harvest with the same tools that you use when you plant. Those who cry in tears or who plant in tears will harvest with shouts of joy. What is the tool that you will use in harvest time? Joy. Brother Monsing, bakit parang puro planting, hanggang ngayon puro planting? Let me answer you. Ask me bakit? Kasi hindi mo pinapalitan yung gamit mo, yung tools mo. Crying pa rin. Hello? Tapos na ang panahon ng pag-iyak. There is a season for everything. There is a season for planting. There is a season for harvest. And right now, you may be asking yourself, I've been planting all my life. How many years? Then maybe you need a change of heart, my dear brother. You need a change of heart, my dear sister. Change your heart. You've been crying. God knows. You need to put joy. In God, there is always joy. Tuyot na, Brother Monchi, wala na. Alam mo, hindi dinidiligan ng Diyos itong lupang tinanim where I plant my dreams. Disyerto, where I plant my goals, where I plant my relationships. Parang disyerto, sira lahat, walang nabubuhay. I've been crying, but there's no harvest. Walang nagdidilig. Well, guess what? Ask me what? Akala mo lang yun. I told you a while ago that God knows lahat kung ilan ang hibla ng buhok mo. Alam ng Diyos lahat tungkol sa'yo. Alam ng Diyos ang puso mo. At higit sa lahat, binibilang ng Diyos ang bawat luha na pumapatak galing sa mata mo. Sinasalo niya yun sa kanyang mga kamay. At yun ang ginagamit niya para diligan lahat ng pangarap mo. Starting today, I would like to let you know that God has been always there through the tough times and through the fun times. And right now, as we worship God, let's pray for a change of heart. Do I hear an amen? Do I hear an amen? Shout it out! Do I hear an amen? Hallelujah!